Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lynch Musito. Welcome, welcome, welcome back again here on our channel. So mga nilalang for today's video is the part 1 of Police. Mga nilalang for today's video is the part 1 of Police. And at this time, bago na naman po itong story natin. Sana po suportahan po ninyo ito mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos po nito. Kung hindi mo pa napapanood yung ilang videos natin na may kinalaman sa Police, may lalabas po na cards dyan sa upper right side po ng screen na to. Just click that at dadalhin po kayo nyan sa playlist natin kung saan naroon na compile lahat ng mga videos natin na may kinalaman sa Police. Don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell para naman always updated ka sa mga nangyayari sa channel na to. Samahan mo na rin yung napag-hit ng like button, pati na rin yung share button. And now let's start to watch the part 1 of Police. Huwag ka mag-skip ng ads! Police Part 1, Easton's POV. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Easton. Sa totoo lang, straight man talaga ako. At kahit straight ako, may mga best friend akong napapabilang sa ikatlong lahi na kung tawagin, mga silahis. Bilang kaibigan nila, suportado at protektado ko sila. Noong una, ang akala ko, hindi magbabago ang pananaw ko bilang isang straight man. Pero hanggang isang araw, is he the target? Naniningkit ang mga mata ko habang nagtatanong ako sa best friend kong si Carl. Kasalukuyan kaming nakasakay noon sa kotse ko habang pumaparada sa labas ng isang coffee shop na nasa isang subdivision. Pareho kaming nakamasid ni Carl sa isang lalaking balak kong ipahiya at bigyan ng hindi malilimutang suntok dahil sa pananakit nito sa kaibigan naming si Lucas. Nang mga sandaling yun ay hindi namin kasama si Lucas. Ayaw raw kasi nitong makita ang gagawin ko sa lalaking mahal pa rin daw niya hanggang ngayon. Kaya naman, ako, si Carl at si Jason na lamang ang naglakas loob na magtungo sa subdivision kung saan naroon ang lalaki para sugurin ang lalaking nagngangalang Glenn. Inagaw sa akin ni Carl ang telescope na ginagamit ko at sa kanya tiningnan ang target namin. Sa kabilang banda, kay Jason ang telescope na yon at may sentimental value daw para sa kanya. Kaya naman palagi niya itong dala kahit saan. Yon, yung pinakagwapo sa lahat ng nakaupo sa mesang nasa tabi ng glass wall. Siya yon. Sabi ni Carl habang nakasilip pa rin sa telescope. Sa totoo lang, lahat naman ay gwapo mula sa grupo ng mga kalalakihang nakaupo sa loob ng coffee shop na tinutukoy ni Carl. Pero sa isang lalaki lang nakatuon ang mga mata ko, na para sa akin ay pinakagwapo mula sa mga iyon. Napahigpit naman ang pagkakahawak ko sa manibela dahil sa inis. Hindi na ako makapaghintay pang magulpi ang lalaking nanloko kay Lucas. Akmang lalabas na ako noon para manguna sa pagsugod sa loob ng coffee shop. Nang pigilan naman ako ni Jason. Teka, Easton,
Baka kapag tinuloy mo ang pambubugbog sa ex ni Lucas, ay magalit si Lucas sa atin. Pwede bang huwag mo na lang siyang bugbugin? Buhusan mo na lang kaya ng tubig o kaya ng juice? Wika ni Jason na biglang nagbago ang isipan. Nang tingnan ko naman ng diretso sa mata si Jason, ay halatang natatakot ito sa maaaring sapitin ng dating nobyo ni Lucas. Ano? Buhusan ng tubig? Babae lang ang gumagawa ng bagay na yon. At hindi ako babae o binabae. Huwag mo sabihing naaawa ka sa lokong yon. Tandaan mo, Jason, niloko ng lalaking yon ang best friend natin. Naiinis kong wika kay Jason. Hindi naman. Akmang sasabihin pa sana nito, ngunit hindi na naipagpatuloy pa dahil sa pagsasalita ni Carl. Tama si Jason. Sabi nito na sinasang-ayunan ang sinabi ni Jason at saka ito kumuha ng tissue at saka niya pinunasan ang kanyang mukha. Palibhasa ay modelo ito, kaya gusto niya ay palagi siyang maayos at kaaya-ayang tingnan. Na siya namang kabaligtaran ko. Wala kasi akong hilig sa pag-aayos ng sarili ko. Ayos at satisfied na ako sa simpleng korma ko. Madalas tuloy akong pagtawanan ng mga kaibigan ko dahil sa palaging ayos ko. Palibhasa ay mas gugustuhin ko pang magsuot ng simpleng pambahay na damit kaysa pumorma-porma. Nakakahiya din kasi kung gagawa tayo ng eksena sa loob ng coffee shop. Tapos, ang dami pang tao sa loob. At saka isa pa, makikilala nila tayo. Ayokong masira ng dahil lang sa pagsugod ng walang kwentang lalaki. Wika pa ni Carl. Kung ayaw nyo, ako na lang ang mag-isang susugod. Sabi ko naman sa mga ito. Alam nyo, mas maganda ang maraming tao para mas mapahiya siya sa gagawin ko at para malaman ng mga tao kung anong klase siyang tao. Dagdag na sabi ko. Pero baka makulong ka pa sa gagawin mo. Sa pagkakaalam ko kasi, pulis yung isang kaibigan niyang kasama nila ngayon. Yung nakaupo sa banda roon. Muling pigil pa sa akin ni Carl habang itinuturo niya ang kinalalagyan ng grupo. Lalo namang nadagdagan ang nararamdaman kong inis sa pagkakabanggit ni Carl ng salitang pulis. Ah, ganun ba? Pwes, hindi ako natatakot sa pulis na yon kung sino man siya. Pag mamatigas, nawika ko. Easton. O Easton naman. Kung narito lang si Lucas, sigurado akong sasabihin niya sa iyong na ayaw kanyang mapahamak ng dahil sa kanya. Huwag mo na lang kaya ituloy ang plano mo. Sabi pa rin ni Carl. Nasaktan ng lalaking yon ang best friend natin. At sa tingin mo ba, palalagpasin ko ang ginawa niya? Galit na sagot ko kay Carl. Hinawakan naman ako ni Jason sa balikat at saka ito nagsalita. Huwag mo na lang siyang saktan physically. Payo sa akin ni Jason. Oo na. Ako nang bahala. Sagot ko naman rito. Teka lang. Muling pigil sa akin ni Carl. Ano? May tono ng pagkainis na baling ko kay Carl. Hindi ka man lang ba mag-aayos? Tanong ulit nito sa akin.
Para saan pa? Dikit kilay kong tanong rito. Para naman maayos kang tingnan sa video. Sagot ni Carl. Video, may pagtatakang o may pagtataka kong pag-uulit. Ang ibig niya siguro sabihin CCTV cameras. Paglilinaw naman ni Jason. Hay nako, bahala nga kayo. Pagkasabi ko noon ay bumaba na ako mula sa kotse at saka ako dire-diretsong nagtungo sa loob ng coffee shop. Narinig ko pang may sinasabi ang mga kaibigan ko pero hindi ko na lamang pinansin ang mga ito. Diretso ang tingin ng mga mata ko sa lalaking yon na kasalukuyang nakikipagtawanan sa mga kaibigan niya. Tahimik kong dinampot ang isang baso ng tubig na nakita kong nasa harapan mismo ng lalaking yon at saka ko yon ibinuhos sa ulo nito. Kapansin-pansin na natigilan ito at maging ang mga taong naroon. Tumayo ito habang nanlalaki ang mga mata dahil sa pagkagulat. Bago pa man ito makapagsalita, ay mabilis kong dinampot ang baso na fruit shake na nasa tapat naman ng isa sa mga kasama nito. Mabilis ko yung binuhos sa pagmumukha niya. Bakit mo yun ginawa, mister? Gulat na tanong nito sa akin. Dahil naiinis ako sa iyo at sa mga tulad mo. Sagot ko rito. Inaano ba kita para gawin mo ito sa akin? Tanong ulit nito sa akin. Walang bakas ng galit sa mukha nito pero mas halatang nalilitaw sa kasalukuyang nangyayari. Sa akin wala, pero sa kaibigan ko, meron kang ginawa. Sagot ko naman sa kanya. What? Sino kaibigan? Nagtatakang tanong pa rin nito. Si Lucas. Sagot ko rito. May narinig naman akong umubo sa pagkakasabi ko ng pangalan ni Lucas, subalit hindi ko na lamang pinansin yon. Ha? Lucas? Wala akong kilala na ganoong pangalan. Maang-maangan nitong sagot sa akin. Natawa naman ako sa sarkastikong paraan. He's a veterinarian like you na pinaibig mo just a few months ago. Na pagkatapos mo ang pagsawaan, agad ay iniwan mo na lang ng walang paalam at saka pinagpalit sa iba. Sagot ko rito. Hindi ko siya kilala at saka sabi nito na agad kong pinutol. Malamang nakalimutan mo na agad siya sa dami ng taong pinaglaruan mo lang, sigurado namang makakalimutan mo agad ang pangalan ng kaibigan ko. Sabi ko sa kanya. Mukhang nagkakamali ka ng taong pinararatangan, mister. Hindi ako isang vet. Sabi nito sa akin. Ba't itatanggi mo pa talaga, no? Naiinis kong wika rito. Parang gusto ko na tuloy itong pagbuhatan ng kamay sa mga sandaling yon. Sa kabilang banda, lalo namang nagdilim ang paningin ko. Halos namutla na rin ang mga daliri ko sa sobrang pagkakahigpit ng kamao ko. Gustong-gusto ko na itong suntukin pero pinipigilan ko lamang ang aking sarili. Pasalamat ka at pinigilan lang ako ng mga kaibigan ko. Kung hindi, baka kanina ka pa bumagsak dyan sa kinatatayuan mo dahil sa gagawin ko sa'yo. Diretso kong wika rito. Iharap mo nga sa akin ngayon din ang kaibigang sinasabi mong sinaktan ko.
nang magkaliwanagan tayo, sabi sa akin ng lalaki. Nagdikit naman ang dalawang kilay ko. Sa paraan ng pagtingin at pananalita nito ay para bang siguradong sigurado ito na hindi niya kilala o nakilala ang kaibigan ko kailanman. Napansin ko namang nagpipigil lang ng tawa ang mga kasama niyang lalaki sa mesang yun. Maya-maya pa ay napansin kong siniko ng isang lalaki ang isa pang lalaking nasa tabi nito. Hindi kaya ikaw ang dapat na binuhusan niya ng tubig at fruit shake? Tanong ng lalaking sumiko sa isang lalaking nasa tabi niya. Hindi ako ah. Sagot naman ng isang lalaki. Sus, ikaw siguro ang target niya at hindi si Morgante. Sabi ulit ng lalaking sumiko. Ewan ko sa'yo. Sagot naman ng lalaki. Ewan ko rin sa'yo. Sagot naman nito. Sa kabilang banda ay nakapokus naman ang mga mata ko sa lalaking nasa harapan ko at hindi ko na lamang pinansin ang dalawa sa mga kasama nitong kasalukuyang nag-aasaran. Ito ang tatandaan mo ha? Hindi pa ako tapos sa'yo. Wika ko. Yes, mister. Hindi pa tayo tapos. Ipapaliwanag mo sa akin ang kalokohan at pagkakamali mong ito sa presinto. Wika nito na sinabayan niya ng paghawak sa braso ko. Mabilis at buong puwersa kong inalis ang braso ko mula sa pagkakahawak nito. Excuse me. Kung mayroon mang dapat na makulong dito ay walang iba kundi ikaw. Galit at dikit-kilay kong sagot sa lalaki. At ano naman ang ginawa kong kasalanan para makulong? Buong tapang nitong tanong sa akin. Nanakit ka lang naman ng damdamin ng isang mabait na tao. Sagot ko sa kanya. Pinagtawanan naman ako nito sa mahinang paraan. Sa isip-isip ko naman, sa kasalukuyang itsura at ayos nito ay nakuha pa talaga nitong tumawa. Nagkakamali ka, mister. Kahit kailan ay hindi ako nanakit ng tao. Sabi nito sa akin habang tumatawa pa rin. Nakaramdam naman ako ng pang-iinsulto sa ginagawa nitong pagtawa. Kaya naman, walang ano-ano ay bigla ko itong sinuntok o nasuntok. At bago pa man ako pagtulungan ng mga kasama nito, ay dali-dali na akong tumakbo palabas ng coffee shop na yon. At saka ako mabilis na sumakay sa kotse kung saan kasalukuyan pa rin naghihintay ang mga kaibigan ko. What have you done, Easton? Malakas at halatang kinakabahan na wika sa akin ni Jason. Mabilis ko namang pinatakbo ang sasakyan palayo mula sa lugar na yon. What? Tama lang yun sa kanya, no? Kulang pa nga ang isang suntok na ibinigay ko sa kanya eh. Kulang na kulang yon sa ginawa niya kay Lucas. Sagot ko kay Jason. Mali ka ng taong nasuntok at binuhusan ng dalawang beses. Muli nitong sabi at saka ako mabilis na napadiin sa pagtapak ko sa brake ng kotse. Dahilan para halos mauntog na kaming lahat. Anong ibig mong sabihin, Jason? Agad na tanong ko rito. Yung binuhusan at sinapak mo ay hindi si Glenn. Wika naman ni Carl habang
nananalamin ito sa bintana ng kotse. What? Gulat na wika ako. Siya yung sinabi namin sa iyo kanina na kaibigang pulis ni Glenn. Bakit ba siyang napili mong buhusan at sampalin? Sabi at tanong ni Jason. Jason, hindi ko alam. Akala ko ba siyang target? Patanong na sagot ko sa kanila. Hindi mo ba kami narinig kanina? Yung pahabol namin sa'yo. Ang sabi namin, si Glenn yung naka-blue na damit. Eh yung naka-green na polo yung sinugod mo eh. Sagot sa akin ni Jason. Nahampas ko naman ng malakas ang manibela ng kotse. Sa sobrang pagmamadali at inis ko ay hindi ko na naiintindihan ang pahabol na sinabi ng mga kaibigan ko. So, yung gwapong yun pala na alagad ng batas ang siyang pinakagwapo sa paningin mo, ha? Nang aasar na wika sa akin ni Carl. Hindi naman ako sumagot sa pang-aasar nito sa akin. Nakita ko namang umiiling ang mga ito. Batid kong pare-pareho ang iniisip ng mga ito ngayon. Oh my God! Yari ako nito. Tanging nasabi ko na lamang sa sarili ko. Charles POV. Pagkaalis na pagkaalis ng lalaking sumapak sa mukha ko at nagbuhos ng tubig at fruit shake sa ulo ko ay tiningnan ko ng masama si Glenn na halatang nagpipigil ng pagtawa. Ewan ko sa'yo, sabi ko sa kapitbahay at kaibigan kong si Glenn. Ikaw talaga ang target ng lalaking yon at hindi ako ano, tama? Sagot ko rito. Ako? Hindi ah, na hindi ko nga kilala o na hindi ko nga yan kilala. Pagkakaila pang sagot nito sa akin. Nagsisinungaling pa eh. Huling-huli ka na, sabi ko, at saka ako ito pabirong sinuntok sa braso. Oo nga pre, ikaw lang naman ang ganyang naninirahan dito sa village natin eh. Dagdag naman ni Francis. Nag-peace sign naman si Glenn sa akin at saka muling nagsalita. Sorry pre, hindi na kita naipagtanggol kasi huli naman na ang lahat. Sabi nito sa akin. Ah, huli na ang lahat. Eh kung hulihin kaya kita? Pabiru kong sabi rito. Masakit ba pre? Nang aasar na tanong naman sa akin ni Liam na sinundan pa ng iba naming mga kaibigan. Gusto mo bang iparanas ko sa'yo yung suntok ng lalaking yon? Balik ko sa mga ito at saka kami muling nagtawanan. Napabuntong hininga na lamang ako sa mga sandaling yun. Uwi lang muna ako para mag-shower. Paalam ko sa mga kaibigan ko. Ingat ka pre, baka mamaya ay nakaabang sa bahay niyo ang lalaking yon. Hindi pa raw kayo tapos eh. Biro pa ni Liam. Siya si Charlie Morgante na isang alagad ng batas at nasampal sa harapan ng kanyang mga kaibigan. Hindi kaya yun makakaapekto sa reputasyon niya? Pang-aasar pa ng isa sa mga kaibigan ko. Hindi ko na lamang pinansin ang pang-aasar ng mga ito. Mula sa labas ng coffee shop ay kinuha ko ang bisikleta ko mula sa kinalalagyan nito. Yun kasi ang ginagamit ko kapag nasa subdivision lang naman ang pupuntahan ko.
Pagdating na pagdating ko naman sa bahay ay agad akong naligo. Ito ang tatandaan mo ha. Hindi pa ako tapos sa'yo. Naaalala kong sabi ng lalaking sumugod sa akin kanina. Natatawang, napailing na lamang ako nang maalala ko ang lalaking yon na basta na lang sumugod sa akin kanina nang hindi man lang inaalam kung sino talaga ang dapat nitong sugurin. Tama ka, mister. Hindi pa talaga tayo tapos. Sabi ko na lamang sa sarili ko habang iniisip ko kung paano kami muling magkikita. Easton's POV. Isang gabi. What are you wearing, Easton? Late na late ka na nga, ganyan pang suot mo. I don't believe you. Wika sa akin ni Tita Megan. Sanay na ako kay Tita Megan na palagi na lamang sinisita ang pananamit ko. Palibhasa, hindi naman ako tulad nito na palaging nakaayos ang pananamit kahit panas sa bahay lamang. At dahil nga maayos itong manamit ay madalas kaming napagkakamalan na magkapatid kahit pa stepmother ko ito. Dating beauty queen si Tita Megan. Kaya naman, kahit wala ito sa harap ng camera, ay palagi itong nakaayos. Kahit pa batid nitong iilan na lamang ang nakakakilala rito bilang dating beauty queen. Gusto nito ay palagi siyang maganda sa paningin ng ibang tao. Samantalang palagi naman ako nitong sinisita dahil sa ayos at pananamit ko. Well, ano ba ang magagawa ko kung mas komportable ako sa pambahay lang na damit? Sa totoo lang, ay may maayos naman akong damit at sapatos sa walk-in closet ko. Pero hindi ko naman nagagamit ang mga yon. Karamihan sa mga yon ay binili pa ni Tita Megan para sa akin. Maging ang mga mamahaling kung ano-anong pamorma tulad ng kwintas, relo at bracelet ay nasasayang lang dahil hindi ko nga nagagamit. Madalas ay ibinibigay ko na lamang yon sa mga kaibigan ko. Sa kabilang banda, hindi naman iyon naging hadlang para maging malapit kami ni Tita Megan sa isa't isa. Ano na naman po bang problema sa suot ko, Tita? Ganito naman po talaga ako manamit ah. Wala na hong bago rito. Hindi pa kayo nasanay. Sagot ko naman rito. We're going out on a dinner date. Nakalimutan mo na ba yun? Hindi ka man lang nagdamit ng something decent. Sabi sa akin ni Tita Megan. Tita naman, disente naman po ang suot kong ito ha. Pagbibigay rason ko pa kay Tita. Simpleng damit at maong pants. Not in this place. Sagot nito sa akin. Napabuntong hininga na lamang ako. Mabuti na lang talaga ay sanay na ako sa kanya. Bakit ba kasi sa sosyal na hotel pa na ito tayo nagtungo? Pwede naman sa kahit na anong fast food restaurant na lang. Masarap din naman na, masarap din naman sa mga ganong fast food, Tita. I tried it once at simula noon, palagi na kaming bumabalik na doon ni na Carl. Sabi ko kay Tita Megan. Napansin ko namang napasimangot si Tita. Ayaw ko ba sa inyo na mga kaibigan mo? Kanino ba kayo nagsisisama at natuto kayong kumain sa mga cheap na fast food restaurants? Patanong na sagot nito.
Tita, huwag kayong maingay. Baka may makarinig sa inyo. Saka isa pa, hindi po cheap ang mga fast food na kinakainan namin ha. Masarap kaya ang mga pagkain nila. Kaya nga sikat na sikat sila hanggang ngayon. Sabi ko rito, whatever. Ayusin mo muna ang sarili mo bago tayo magpakita sa papa mo. Sabi nito sa akin. Hindi nyo naman ho anniversary ni papa at hindi ko rin naman ho birthday. Bakit kailangan ko pang magayos? Sunod na tanong ko kay Tita Megan. Huwag ka na lang maraming tanong, Houston. Tara na. Sagot nito sa akin. Wala naman akong nagawa kundi ang sumunod na lang rito. Wala rin akong nagawa nang bigyan ako nito ng mga damit na susuotin. Tita, ano pong gagawin niyo sa mga yan? Tanong ko rito nang makita akong lapitan niya ang trash can para itapon ang mga pinagpalitan ko. Can't you see? Itatapon ko sa basarahan. Diretsong sagot nito sa akin. Aho? Pero tita, sabi ko na agad nitong pinutol. Walang pero-pero. Let's go. Baka naiinip na sila sa kahihintay sa atin. Sabi nito sabay hatak sa akin. Dumiretso naman kami ni Tita Megan sa fine dining restaurant na nasa loob ng isang sikat na hotel sa buong bansa. Gusto ko tuloy tumakbo palabas ng hotel na yon nang makita kong hindi lang nag-iisa sa mesa si Papa. May mga kausap itong tila ay mag-asawa rin. Pero hindi sa mag-asawang yon kung bakit gusto kong umalis. Natatakot akong lumapit sa mesang kinalalagyan ng mga ito at makaharap ang isang babaeng batid ko ay irereto ng mga ito sa akin. Makalipas ang ilang mga sandali, panay ang pagbuntong hininga at palihim na pagsimangot ang ginagawa ko habang nagdi-dinner at nakaupo sa tapat ng babaeng inirereto nga ni na Tita Megan at Papa sa akin. Sa isip-isip ko tuloy ay dinaig pa namin ang mga insik at Koreano na ang ugali ay pagkasundo ang mga anak. Halos gusto ko ng direktang tanungin si ng Papa at Tita Megan kung may lahi ba kaming insik o Koreano para gawin nila ito sa akin. Ayon sa mga ito ay Gianna daw ang pangalan ng babaeng hindi ko man lang pinagkakaabalahang kausapin o kahit pa tingnan man lang. Sa kabilang banda, ipinagmamalaki naman ni na Tita Megan at Papa sa akin ang babaeng si Gianna. Sa madaling salita ay sinusubukan nilang i-build up si Gianna para sa akin. Kesyo nag-aral ito at nagtapos ng law sa Harvard na may mataas na mga parangal rito. Matalino, maganda, magalang at mabait din daw ito ayon kina Papa. Itutuloy.